Kinumpirma ng Philippine National Police na may hawak na silang dating miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus. Iginiit ng kampo ni KOJC leader Apollo Quiboloy na wala siyang private army o Angels of Death. Hirit ng kampo ni Quiboloy. Ang amin lamang alam is marami siyang angel warriors. Tama na, no? Nag-surrender na si Pastor, no? And to add more cases, unfounded cases against him, would not only be unjust, it would also be immoral. Pero ang PNP kinumpirma na mayroon na silang hawak na umano'y isang dating miyembro ng Angels of Death. Inamin at pinatotohanan daw nito ang mga testimonya na ginagamit silang panakot sa mga menor de edad na biktima ng pangmamolestya at sexual abuse ni Quiboloy. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang PNP sa pagkakilala nito para sa kanyang seguridad. May mga specific na cases siyang ibinigay but sa ngayon hindi mo na pwede nating maibigay. Unang-una, so as to protect his security and of course yung safety ng kanyang pamilya. Mayroon pa raw na mga dating miyembro ng Angels of Death ang nais lumapit sa mga otoridad. May mga binanggit po siya na mga kasamahan niya, di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makakarap natin na face to face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Una na rin kinumpirma ng PNP Civil Security Group na ilan sa mga pangalan na isinumite sa kanila na umano'y miyembro ng Angels of Death ay mayroong lisensya at rehistro ng armas. Nakatakda naman sa susunod na linggo ang pagpresenta ng mga ebidensya sa Pasig RTC kung saan may kasong qualified human trafficking si Quiboloy at iba pang mga kapwa akusado. Patrick de Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.